isa ka rin ba sa mga umiiwas sa mga trigger na pagkain? O kaya naman yung mga trigger na bagay na alam mo na magpapahirap at magbibigay ng masakit na pakiramdam sa sakit natin dyan? Di ba mahirap? Mahirap yung kalagayan natin, yung sitwasyon natin na gustong-gusto mong kumain, gustong-gusto mong kainin yung bagay na yon, yung pagkain na yon, pero hindi mo magawa. Ang nangyayari, tinitiis mo na lang. At ang isa sa nagiging problema doon, yung epekto din noon, naglalaway ka o kaya naman nakakaramdam ka ng pagkulo ng tiyan mo dahil sa hindi mo makain, hindi mo matikman yung pagkain na gusto mo. Ano? Minsan nga ako, nakakaranas ako sa mga panonood ng vlog, pagkain, tapos naglalaway ako. Ayan, nakwento ko yun dati sa mga vlog na ginawa ko. Naglalaway ako at lalo na akong parang trigger sa akin yung kaya minsan ayaw kong panoorin dati yung mga ganong vlog. Kasi nga, sumasakit lalo yung sikmura ko. Mga bagay na gusto mong gawin tulad ng pagsasaya, ano, gimikan na iniiwasan mo. Ano, iniiwasan mo. Parang lalo ka nalolo moral kasi hindi na normal yung buhay na meron ka. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya anong hinihintay mo? Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi po. Hi. Hello. 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 Welcome back sa aming channel. Arb Story TV. Magandang araw po mga idol at welcome back dito sa aking YouTube channel Arb Story TV. At ngayong araw po, ang ating pag-uusapan sa bagong vlog na to ay tulad na nga ng sinabi ko sa aking ano, sa aking intro. Ano, pag-usapan po natin yung pagkain o mga gawain na nakaka-trigger sa atin. Kailangan po ba natin itong iwasan o ano ang dapat nating gawin? Ano, kasi mahirap para sa atin, ano, mga idol, alam natin yan at nararanasan nating lahat yan na mahirap para sa atin ang mga bagay na iwasan yan, lalong-lalo na doon sa pagkain. Kasi lalo na ngayon, Christmas holiday na, ano, syempre, bawat bahay, bawat lugar, andyan na yung pagluluto. Ano, andyan na yung pagluluto sa magiging Christmas ano natin, Eve natin. Ano, yung pagsasaluhan natin. At laman na lang na mga ano ngayon, na mga TV ngayon sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube na tulad nito. Iba't ibang uri ng pagkain na masasarap na nagiging topic. Ano, dahil sa darating na Kapaskuhan at bagong taon. Sa ganitong panahon po mga idol, nakakaranas po tayo ng pagkaka-lomoral. Ano po? Nalolomoral po tayo mga idol. Bakit po? Kasi hindi po natin makakain yung mga pagkain ganito. Yun yung nasa isipan natin. Kasi yan din po yung nasa isipan ko nung panahon na pare-parehas tayo na umiiwas sa mga trigger na pagkain at doon sa mga iba pang trigger na nakakasama sa atin. Ano po? Ngayon po, sa totoo lang mga idol, hindi ko na po iniisip kung trigger ito o hindi sa akin. Ang mahalaga po, magiging masaya ako dito. Bakit po? Hindi po dahil sa nasanay na lang ako. Kasi 30 years na ako may karamdaman ganito. Ano po? Pinag-aralan ko pong mabuti.
kung makakatulong ba sa akin ang umiwas na lang sa mga pagkain ito. No, pag-usapan na lang muna po natin ang tungkol sa pagkain, yung mga trigger na pagkain. Ano po? Kasi kung iisipin nyo po, kung pag-aaralan nyo, kung aalamin nyo ang lahat na trigger, ang lahat na bawal na pagkain para sa atin, malungkot po. Lalo pa pagkagantong may okasyon, malungkot para sa atin. Kasi wala tayong kakainin. Lahat na lang bawal. Hindi po ba? Ano po? Hindi po ba? Lahat na lang bawal. Alam nyo mga idol, hindi naman po dapat alisin natin yung mga pagkain yan sa atin. Ano po? May mga video ako sinabi, kasi may mga nagtatanong ano ba yung mga bawal. Sinasabi ko kung ano yung mga bawal. Ngayon, ilan lang sa mga bawal na sinasabi ko, kung lahat ng bawal sasabihin ko, ayon po sa mga nare-research natin, wala na talaga tayong kakainin. Papaano na tayo? Ano po? Alam nyo ba na ang lahat ng pagkain ay may mga benepisyo para sa katawan natin? Ano po? Kung hindi po natin gagawin yan, hindi po tayo kakain, iiwasan po natin ang mga pagkain, malaki pong disgrasya para sa atin, mga idol. Ito po, ayon lang po ito sa aking pangunawa ha. Sa aking pangunawa lang, mga idol. Isineshare ko po sa inyo ang aking mga natutukasan. Isineshare ko po sa inyo ang aking practice. Isineshare ko po sa inyo ang kondisyon ng aking sakit. Ano? Natulad ng sakit mo na June. Ano po? Ngayon, hindi ko itatanggi na inaatake pa rin ako ng June. Dahil normal po sa ating mga tao ang mayroong acid. Kasi ang acid po, ang siyang tumutunaw sa ating pagkain. Ngayon po, hindi ko po itinatanggi na paminsan-minsan po nakakaranas ako, ano, nararanasan ko pa rin yung pagtaas ng acid. Ano, syempre, dahilan po sa mga iba't ibang dahilan. Yan. Dahilan sa iba't ibang dahilan. Na, ganito po kasi yun. Abang kapagkain pong yan, hindi ko na po iniiwasan. Bakit po? Kasi nga po, nung panahon na iniiwasan ko ang mga pagkain na to, lalo po akong nagkakasakit. Lalo po akong nakakaranas ng iba't ibang uri. Ano po? Iba't ibang uri ng komplikasyon ng diyon. Ano po? Sigurado po ako, ganyan din po kayo. Mula po nung umiwas kayo at hindi nyo na kinakain yung mga pagkain ito, lalo kayong nahihirapan. Ano po? Kaya nga, minsan nababasa ko sa mga comment nyo, kahit doon sa mga Facebook po, nababasa ko na, bakit ganito pa rin ako? Bakit ang hirap pa rin na iniwasan ko na naman ang lahat na dapat iwasan. Lahat ng bawal, iniwasan ko na, hindi ko na kinakain. Bakit ganito pa rin kahirap para sa akin? Bakit hindi ako gumagaling? Yun po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo, mga idol. Ano? Bakit hindi ka gumagaling? Eh, iniwasan mo na yung mga pagkain, yung mga trigger na to. Kasi po, yung mga trigger na pagkain ito, ay punong-puno ng mga bitamina na kailangan ng ating katawan. Ngayon, sasabihin mo sa akin, idol, pag kinain ko yan, edi, trigger nga yan, di masakit para sa akin. Masakit para sa sakit natin. Ano? Opo, normal po talaga, sasakit po. Ano po? Ganito po yung practice na ginawa ko, idol. Para makain ko muli. Ano po? Para maging masaya muli ako dahil pag kinain ko yan, balik ako sa normal. Ano? Hindi na ako malolo-moral. Nakakalungkot po kasi kapag ka yung mga dating ginagawa mo, hindi mo na magawa-gawa ngayon, nakakalungkot po na nalolo-moral po tayo. Ano po, mga idol? Kaya nga po, talagang nung umpisa na iniiwasan ko yung mga pagkain yan, yung utak po kasi natin, malaki po yung ano, malaki po yung part niyan. Ano po? Para ma-stress tayo. Ano po? Kapag ka nalulungkot tayo, ang laki po ng stress at yung stress po ngayon, malaki po ang ibinibigay noon para humina yung ating immune system. Ngayon, lagi ko pong sinasabi sa inyo mga idol, ang kailangan natin para malampasan ang sakit nating ito ay palakasin ang immune system. Ano po? Yan. Wala na po tayo magagawa, nasira na po yung acid production natin. Normal na po na makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng sakit na nagmumula sa sikmura natin, sa tiyan natin. Ano po?
Ngayon po, para po ma-repair natin to, maayos natin to uli ng katulad dati. Nung una po kasi, yung mga maaasim, yung mga ano, hindi natin pinapansin yan. Trigger po yan. Nakakapagpahapdi po ng sigmura yan. Nakakapagpataas po ng acid po natin yan. Kahit po, hindi, wala kang jar, nakakaramdam po tayo ng acid reflux. Doon pa man po, nakakaramdam po tayo ng acid reflux. Kung napapansin nyo po, kahit baby, kahit yung bata, kung napapansin nyo po, kapag po napasobra yan sa gatas, ang gatas po, isa po yan sa mataas ang acid. Ano, nagpapaasim po ng sigmura. Kaya po yung baby minsan naglulungad. Ito po ay aking, idea sa akin pong mga nakikita sa paligid. Ano po, kaya pala, iniisip po, pinag-aaralan ko sa isip ko, kaya siguro yung baby naglulungad dahil sa sobrang dami ng gatas na dede niya. At lalo na kung ang dinede niya ay yung mga na-produce na, may kasama ng chemical, mas mabilis siya maglungat, hindi katulad nung sa breastfeed na hindi halos naglulungad ang baby. Ano po? Ibig sabihin, umasim yung sigmura niya kaya naglungad siya. At kung bakit ang baby nakakaranas ng pagkakabag. Kaya nga, yung baby, linalagyan natin ng mansanilya, naghahangin yung sigmura, yung tiyan, dahil minsan sa gatas. Yan. Noon pa man po ay nag-acid reflux na tayo kahit wala tayong GERD. Ano po, mga idol? Ibig sabihin, normal po sa atin yun pero hindi natin pinapansin nun. Minsan, pinapahidan lang natin ng mansanilya. Minsan, mainit na tubig, linalagyan natin ng ano. Minsan, uminom tayo ng mainit na tubig o mainit na sabaw. Ano po? Pero, mabilis po siyang mawala sa ganun lang home remedy na gumagaling tayo. Ano po? Ang dahilan po, kasi malakas po ang resistensya natin, kaya po natin. Ngayon po, pwede po nating ibalik yun. Ano po? Nang hindi tayo iinom ng kung ano-ano pang mga gamot. Ano? Yung gamot po, pang-block po yan, pang-suporta po yan sa atin para mapigilan po yung mga sakit nating to. Pero hindi po siya ang nagpapagaling, yung gamot. Ang nagpapagaling po ay ang ating katawan. Nagre-repair po sa ating kondisyon ng ating katawan. Ano po? Ang gagawin lang po natin, mga idol, palakasin po ang ating immune system. Marami po akong mga vlog kung na sinabi kung paano palakasin ang immune system. Ngayon, uulitin ko ulit. Kailangan lang natin additional na vitamina kasi ang vitamina po ay mahalaga para lumakas ang ating katawan. Ano? Kumain tayo ng mga pagkain kahit siya'y trigger. Ang mahalaga, sa simula po, dahan-dahan lang kasi nagpapagaling tayo. Ang palakasin po natin, ang gawin po natin na malakasan agad, inom tayo ng mga probiotic, dagdag good bacteria para sa ating katawan. Inom tayo ng mga additional vitamins para makarecover tayo sa hina ng ating pangangatawan. Napapasok tayo ng mga virus eh, kasi nga po mahina ang ating mga katawan. Inom po tayo, kain po tayo ng mga food supplement. Ano, wala po akong in-endorse na food supplement sa ngayon. Ano po, pero kailangan po natin ng food supplement. Pag po kayo nagtatanong sa akin, ano ba magandang food supplement? Lahat po. Lahat po ng food supplement, maganda po yan. Hiyang-hiyang lang po sa atin yan. Kung hiyang kayo sa isang brand na yun, yun po yung kung kainin nyo o inumin nyo. Ano po, mga idol? At wala pong food supplement na napipiliin tayo. Ano po? Kung ano po yung kaya ng budget nyo, dun po ang gawin nyo. Ano po, mga idol? At kapag malakas sa inyong katawan, makakakain ka na ng kahit ano. Dahil mahalagang kainin ang bawat pagkain kasi mayroon itong taglay na mga vitamina na makakapagpalakas lalo sa ating katawan. Alam nyo ba yung buto-buto? Di ba sinasabi nung matatanda, nung mga una, na kapag may trangkaso ka, kailangan ang iulam mo yung buto-buto, alaga. Kasi ang lakas daw nung magbigay ng energy sa ating katawan. Pero tatandaan nyo ha, yung mga energy drink, hindi po pwede sa atin yun ha. Hindi po makakatulong yun. Ang energy drink po ay iniinom lang yan kung ikaw ay nagpapagod ng katawan. Hindi po yan basta-basta. Marami po nagkasakit ng ulcer na dahil sa energy drink. Ano po? Yun lang po. At palakasin ang katawan para
makain ang lahat at wag kayong katakutan kumain ng mga trigger sa inyo.